All right. So yan guys. So ano dito na, so we're here already sa ating POMQM, no? So here you will see tingnan mo kung paano mangyayari pa eh. So here you will see the different modules. So ito yan eh. Okay. I don't know kung para tayo nang dinownload, no? Pero similar naman siya. Okay. So actually, this is really a tool in operations management, operations research, engineering, you know. Pero pwede rin naman siya sa business kasi nakikita mo dyan, meron dyan about break-even, cost volume analysis, diba? Tapos capital investment, diba? NPV, IRR, decision actually, kasama rin to eh, if you will look at it. No? And then of course, forecasting. No? Siyempre, yun ang ating main idea rito. This is what we want to find out. And then, part din to ng business, no? Inventory, okay? Well, hindi kayo operations management, so we'll not talk about that. Layout analysis, no? And marami pa rito actually. Project management, PERT CPM, di ba? Statistics, mga mean. Yan, so, ano lang naman siya, no? So, but, okay, so we'll start with forecasting, no? So, again, from here, kukunin mo lang dun yung module. Kung gusto mo lang i-display yung mga OM, Operations Management Module, so just click Display OM, no? So, makikita mo, konti lang naka-display, no? Puro Operations Management to. Ano dun din naman ng forecasting? Kung gusto mo naman QM modules only, eh di mas konti, no? Kasi ito yung mga pang-quality management. Okay, kung gusto mong display all modules, eh di, okay, click mo yung display all modules. Now, the first thing that you need to do, of course, is, yun nga, maghanap ng, i-click syempre yung module ng forecasting. So, yan yan. Pwede mo naman ito i-click din. No? So, makikita mo dito, if you will look at it, ito yung kanyang, ano eh, ito yung kanyang, what do you call this? The book. Ayan, no? Tanong nyo, meron siyang chapter 1, management science, 2, 3, and 4. Ayan yung Taylor, no? Okay, so makikita natin dito, integer programming. Ang forecasting na sa chapter 15. Ayan, no? Ayan, so makikita mo siya doon, no? Anyway, ayan yan. This is meant to ano kasi, this is meant to be part of that book, no? Nasa textbook 'yan. But anyway, hindi naman natin siya pag-aaralan. Kung operations management tayo, yes, no. But we're not. So let's look at forecasting. Ito 'yan siya, no. So these are the modules of forecasting. And diyan yung apat na nakikita niyo naman, guys, 'di ba? Time series analysis, least squares, regression projector, and then we have error analysis. Kung titignan mo ito, napakadali lang siya eh. Kailangan lang maintindihan natin how it works. Okay? So, unang-una, time series analysis. Okay? So, time series analysis, click lang natin. And then, nakikita mo dyan, ang nakalagay dito is forecasting ba talaga ito? Time series analysis, yes. Ayan naman siya, no? So, nakalagay, okay, title. Pwede naman lagyan ng title yan, no? So, kung gusto nyo, no? Pero minsan, hindi namin nilalagyan yan ng title, no? So, time series example, let's say, no? Okay. Tapos, number of past periods, no? So, depende sa data mo, kung ilan ang hawak mong data. So, halimbawa, ang past periods mo, anim lang, no? So, six past periods. Eh, hindi niya sinabi na annual yon, hindi niya sinabi na monthly, hindi niya sinabi na daily data. Pero, dapat sana kung yun ay past periods, dapat man regular. Like, kung isa January, isa February, isa March, wag naman yung isa ay August na kagad. Sana man lang may regularity, di ba? Kasi kaya nga time series, dapat 1, 2, 3, 4. Hindi yung 1, 2, 3, tapos 10, di ba? Kailangan medyo regular naman, no? Kaya nga dito may nakalagay, di ba? Ayan, no? January, February, pwede kasi ganyan ang iyong, ano, ang iyong data, no? Pwedeng past period 1, past period 2, pwedeng number lang, 1, 2, 3, 4, 5, pwedeng other, mamimili ka dito, kung susulat ka, right?
So, yun, pwede naman. And then, you have the columns, column names, row names on, no? So, pwede mo namang palitan din yun later on, no? So, but anyway, kasi ang maganda rito, kaya mo siyang i-edit, eh. So, let's just put, you know, monthly, no? Sasabihin niya dyan, sa, kailan daw ang start ng start month mo, no? Halimbawa, nag-start ka ng May, no? May plus 6, so November, no? So, yan, tapos okay. So, pag nilagay mo yon, so May, June, July, August, September, October, so mapapansin mo, anim na numbers na siya. Kasi nung nilagay mo, anim, right? And then, you have your demand. So, ito yung sinasabi ko, pwede mo itong i-edit kasi, pwede instead of demand, pwede siyang sales, right? So, kung mapapansin mo, ando doon yung letter Y, no? Bakit Y? Y siya kasi usually, ang time series, yung time ay X. Usually, tandaan yan guys. Ah. Sa time series, ang time, usually X-axis. Yung demand, sales, whatever. Lahat na nagbabago, dependent variable, lahat yan nasa Y. Okay? So, pwede natin itong gawing sales, no? Sales. O kaya order, di ba? Kaya demand, eh, order yan. Okay? So, yeah, just simply put yung mga data rito, no? So, for example, ang sales nung May ay 100,000, okay? Tapos, nung ding ng June, 120,000. Again, ano lang to, ha? Example lang to, no? So, lagyan nga natin ng tama. Okay? Tapos, 150,000. Okay? Tapos, 100, kunwari, bumaba ng konti, 145,000. September, 155,000. Tapos, ulitin ng October, ayun, medyo tumaas siguro, no? 175,000. Ayan. So, you have all this data. And, oh, Jesus. Unhandled exception. Okay. So, nangyayari talaga to, no? Kasi, nasobrahan ako ng click, eh. Ulitin natin siya, no? Ayan, ganun talaga, eh. Yan ha, so yan siya. Minsan nag-out, nag-aano pa yun ha, maalis pa yun. Ha? Nag-aano pa siya, nag-exit. Anyway, in this case, so ito na yan. No? So actually, ang gagawin ko lang dito, isosolve ko lang yan. Eh. But kung mapapansin nyo, before natin gawin yun, tingnan natin yung mga method dito. Marami kasing method eh. Handaan mo time series to eh. And you can use any of these forecasting method. So first of all, you have the naive method. So naive method, click mo yung naive method, di ba? Kung naive method, usually, ang ginagawa ng naive method, yung last data, yun yung gagawin niyang forecast. So, parang sinasabi niya lang is that, okay, since October has 175,000, my forecast is that November will have 175,000 as well. So, what is the error? Yun ang point dito eh. What would be the error if you assume that or hindi man assume, if you forecasted that? So, you will solve. Okay, nag-solve ako ha. Hindi ko lang yung solve. And then, you will see, andi dito na yung kanyang, wala akong ginawa, no? So, click ko lang yung solve. Ito yung mga error measures niya. Mean error, bias, MAD, 17,000. MSE, standard error, 24,000. Ito talagang dapat nyo titignan dyan, yung MAPE. Mean absolute percent error. Napapansin nyo, 11,599. If your forecast for the next period is 175,000. Ano yung sabihin nun? So, based on past data, tapos yung fit ng curve, actually yung time series, yung fit niya, you will commit an error of 11.599% or 11.6%, a mean absolute percent error, if you say na yung susunod na data will have 175,000. Ganun lang kasimple yun. Now, ano pa yung mga other analysis diyan? Kiklik niyo lang edit data. Jesus, sorry. Solve nga pala, no? Actually, window ang dapat mo isave. Saan ang window dito? Okay, solutions. Okay, baka nagaano na naman tayo, no? So anyway, sinisave niya. Okay, solutions, no? Yung former POMQM, nakalagay Windows, no? So, tingnan nyo na lang. It's either Windows or solutions. So, you will see Windows, Cascade Tile Edit Data. Ito yung forecasting results, eh. So, di ba, ito na yon yung number one forecasting results. Now, if you will look at the details and error analysis, okay, makikita mo, explain niya yung paano kinumpute. Ayan, so, meron kang forecast,
di ba? Kung gagamitin mo yung naive, ang ibig sabihin, kung ang first data mo is 100, ang June mo supposed to be 100 kasi May 100 eh, di ba? Nung June 120, ang forecast mo 120 ang July. Pero ang naging katotohanan 150. Yung July 150, ang forecast mo sa August 150 din. However, the true value is 145. So may error ka na naman and so on, no? Ang ginawa niya diyan, kinuha niya yung error 120 minus 100, 20,000. Okay? So error 'yon, no? Yun yung bias natin, right? And then we have the absolute value. So lahat ng negative magiging positive. Okay, yan ang MAD. And then you square the error, so yung MSE. And then the percent error. Oh yan. So lumabas ngayon yung 11.599. Kasi 57.995 yan divided by 6, I think. Ay, sorry, hindi na pala nakikita sa may ano yan. So ito yun, sorry. So yun yung error, square. Okay, and then the percent error is 16%. Okay, 20%, 3%. Again, you don't need to know how it's, you know, how it's computed, no? Kasi nga, basta ang mahalaga, ito lang eh, no? Yung 11.599, yan ang importante dyan. Yun, this is a software and therefore it will give you your data. Kasi kung aanamin mo pa kung paano to compute, gagawin mo siya sa Excel or sa papel, wala na yun, no? Ang importante kasi dito, you know, hindi lang yan ang kailangan mong gawin ng data eh. There's so many other things that you need to look into. Yan ay isa lang, naive method pa lang yun, marami pa, di ba? So tandaan nyo lang, note mo yun, naive method, ang forecast niya 175, ang probable error mo 11.6%. Okay, let's look at the other things. Control, tracking signal. So yan yung control, yung tracking signal. Okay. Okay, pinaano lang niya, pinapakita lang niya sa atin yung mga solutions niya. And then graph, I think this is the most interesting, yung graph. Okay, ayan. So makikita mo, ito yung maganda eh, the visual analysis of that. No? So nung May 100,000, nung June, ang forecast mo is 100 kasi kukopy mo lang yan eh, 100. But then the true value is this. And then since that is the value, the previous value of June, then July will be forecasted as the same as June, right? Pero the true value is this, no? Okay, pagdating nung August, ang sabi mo naman, okay, since that is the value for July, then maybe that's also the value for August, that's what we forecast. However, it went down, so may error ka naman, although konti lang. And then pagdating ng August, sabi mo, sa September, ito yung ating value because the value in August is this one. And then it went up a bit, it went higher, and so on. So, ang sinasabi ngayon dito, if you will look at all these discrepancies, merong mga error yan, eh, di ba? Ito, there's an error, there's a gap here, there's a gap here, there's a gap here, okay? And then you just perform the fit, ano? Least squares, no? Yung pinaka-fit nung curve at saka yung kanyang forecast, and then you will look at the error. So, ganun lang siya. Pero ang maganda dito is it will give you the mean absolute percent error. Ayan. Okay, so yun lang yun. So, again, if you want, ang kinlik ko lang, no, edit data. So hindi nyo pala nakikita yun. So, yun na yun, no, solution. So, ang gagawin mo lang naman dito, di ba, nag-solution tayo, no? I will just click edit data. No? Okay, so I'm back here. And now, ang gagawin ko ngayon dito is I will look at the next method, which is the moving averages method. Okay, so I'll click the moving averages. Now, there's an additional question. The number of periods to average. Now, we only have six data points, di ba? We only have six data points. Now, you cannot, if you put one as a period of average, ibig sabihin lang, i-average mo yung May, tapos na. Di ba? Ngayon, kung average mo dalawa, so you will put two, ang mangyayari, i-average mo yung 100 sa 120, that will be your forecast. Okay? June and July, i-average mo, that will be your forecast. So, next one is, i-average mo yung September and October, and that will be your forecast. So, yun yung ano doon, no? That will be the analysis. However, we only have six data points. So, pag ginawa mo to, so we have, this is one moving average that you will have.
The second one is this one, yung 120 to 150, tapos 150 to 145, 145 to 155, and then 155 to 175. Right? Kasi dalawa yung moving average. Pag ginawa mong tatlo, tatlo na, no? 100, 120, 150, 120, 150, 145, 150, 145, 155, 145, 155, 175. So siguro hanggang tatlo lang tayo. Kasi pag 4, parang masyadong mahaba na eh, no? Pero first of all, bakit ba natin siya ginagawa? The reason why ginagawa yung moving averages is simply because of what we call smoothing. Smoothing the curve. Smoothing the, well, in this case, linear yung curve. No? So, smoothing the curve. Kasi may mga ups and downs siya, may mga troughs and peaks and troughs. No? So, ang mangyayari dyan, i-convert siya into a smooth curve because of the moving average. Kaya siya gumagawa ng moving average. No? So, instead of relying only on one data, nagkakaroon ka ng more than one, which is in this case, dalawang data points in order to have the next forecast. So, ganun lang. Ang gagawin mo, you'll just put 2 and then solve, right? Okay, sorry. Solve. So, the same. Yan na naman. Papakita na naman sa atin. We have the forecast. The forecast, syempre, is the average of the last 2. Okay, yung last 2 natin. Yung, alimutan ko na ko yung data natin. Basta yung last 2. The next period will be 165,000. But look at the error. No? The error is now 13%. 13. Kanina 11 lang. So kung tutusin, mas okay pang magamit ng naive kesa sa moving average. Kung dalawa lang ang yung moving average, kung 2. Okay? So yun lang. You don't need really to look into a lot of things here. Okay, so if you want, tingnan lang natin yung solution sa graph. No? So graph. So mapansin natin yung graph. The graph looks like, yan. So again, di ba? 1, 2, 1, 2, and then the average. 1, 2, the average is this one. Yan. Okay, 1, 2, the average is this one. Okay, yan naman. 1, 2, tapos lang. The average is this one. 1, 2, the average is this one. 1 and 2, the average is this one. So if you notice this, ayan, medyo kasi malaki yung kanyang mga gap eh, no? So according to the computation, the mean absolute percent error is 13%, which is higher than what we had kanina, right? So in short, hindi ito papasa. Mas okay pa rin yung kanina, right? Okay, so pinlik ko naman ulit yung ating edit data, and then instead of 2, I'll put 3. Sige, tingnan lang natin. Baka yung 3 mas okay, no? So, tingnan natin ano yung error niya sa 3. 13.3% pa rin. Hindi pa rin okay. Ang kanyang forecast, 158,333.3. So, hilit pa tayo. Isa pa, no? 4, no? And then solve. 17%. Lumalaki lalo. So, hindi maganda ang gamitin ang moving average dito sa data natin. Okay. Again, ha, hindi ibig sabihin niya na laging ganyan ang makukuha nyo. May time na mas okay ang moving averages kesa sa naive. Lalo na siguro pag ang pinag-uusapan natin is talagang smooth. Meron kang smoothing variable, no? Na halimbawa, may pinag-uusapan tayo na 20 points, no? Parang sa stock market, no? 20-day average, 30-day average, medyo smooth na kasi yun eh. So pag nangyari yun, medyo mas okay ang iyong analysis, I think, no? Again, it really depends on the data, no? So again, hindi bagsak si moving average, so we go now to the next, which is the weighted moving average. The same din to eh, ng moving average. However, teka, move pa lang yun natin. Ang nangyayari dito, nilalagyan natin ng weight yung moving average. So anyway, explain ko lang to, ha. So in this case, no, we still have 6 points. Dapat pa dinagdagan ko yung points eh. Okay, so hindi po pwede yung 4 eh, masyadong mahaba. So gawin na natin ulit yung dalawa. So mapapansin nyo, napapalitan to, no, when I put click 3, nakita nyo, nagkaroon siya ng 3 most, the most recent period, the second most recent period, the third most recent period. Okay, cut the long story short, you can put any weights here. Basta ang mahalaga lang, kailangan yung most recent period will have the bigger weight. Ano idea nun?
Ang ibig sabihin nun is that the most recent happening is bound more to happen rather than the yung mas matagal lang nangyari. Okay? So, kumbaga parang sa example ko naman, pag-ibig yun. Mas madalas kayo magkakatuluyan ng current boyfriend mo kaysa yung matagal na. Parang pangit siya kasi may nangyayari. Hindi, basta ganun. O sa meteorology, yung position ng bagyo, syempre, yung next position niya will be predicted more by the current o kaya yung previous, immediately preceding position kesa yung position niya ng 2 hours ago o 5 hours ago, di ba? So, ganun ang pinaka-importante dito. So, usually, you will give a bigger weight dun sa first. So, halimbawa, let's just put, no? Randomly, no? We're not thinking anything. So, halimbawa, 5, 2, and then 1. Oh? So, that's legit. So, kung gusto mo, 10, 5, 3, whatever. 5, 4.2, 1.7, okay lang yan. And then, yun na. And then, you will just click solve. No? Click solve. Mapansin nyo, tinan nyo yung error. O, 8.97. O, di ibig sabihin, mas okay ito kaysa yung kanina, right? And your forecast will be 166,250. Paano ginagawa nila dun? Okay, edit natin yung data. Edit data or solution. Edit data muna. Edit data. Ang ginagawa nila doon ay ganito. Okay? Yung 100, yung current, ano? Yung current, which is 175,000 times 5, may value, right? 155,000 times 2, may value. 145,000 times 1, so syempre 145. And then, i-add niya yung tatlong yun. Okay? Parang ano, isipin nyo siya na parang nagko-compute ng grades sa college, right? Parang 5 units yung, ito 5 units kasi major subject. Ito 2 units lang, parang JPL, ganyan. Ito like, I don't know, introduction to NSTP, something like that, whatever. Wala namang 1 unit, right? But whatever, no? So 1 unit, parang ganun, kaya 1 unit lang siya. So, ang pinakamalaking value ay syempre yung October. And then you will divide it by the total number of weeks. So in this case, 8, no? 8. So divided by 8. And then you will get the number. So that's why that's the value. So ang usually pag ganun, nakakita ka ng medyo maganda. By the way, ang gusto natin ditong error, dapat 5% lang. Ha? Oo, for all purposes of computation, kailangan para it will not be left to chance, kailangan lesser than 5%. Yun ang ating ano, sa statistics natin. So, hindi po pwedeng ganyang kalaki. So, anong gagawin mo? Pwedeng, well, huwag natin siguro natin ibaba, no? Pwedeng lagyan mo siya ng iba't ibang klaseng weight, no? So, let's say, 421 naman, no? Let's say, 421. What will be the weight? No? Solve? Sorry, napipunit ko talaga. 8% kanina, no? O 9%. Medyo maganda pa rin yung 521, no? 521 ang mas maganda, right? Okay, so hindi natin yan kukunin. Okay? Ala, nangyari. Ma-edit. Okay, so 421. 521 kanina, no? So parang dapat mas malaki yung value nung current, no? So let's say, kanina 5, no? Let's say 5.5. Tapos yung 2 ay 2.3. And then yung 1, gawin natin 0.8. So ang gagawin nila dyan kasi, ano yun yan eh? I-gagawin niyang whole numbers yan. 55, 23, saka 8. And then, i-divide niya. Ganun pa rin yan. Okay? And then, solve. Okay? So, tingnan natin kung mas okay. 8.5. Hindi ko alam kung ano yung nakuha natin kanina. So, more or less, parang ganun. No? Parang di na tayo lumalayo sa 8% na error. Pero, hindi pa rin tama. Eh, right? So, parang hindi pa rin siya ang tama. So, what if gawin natin siyang 4? Sige, gawin natin siyang 4, no? Now, syempre, palalakihan na natin yun. Kanina, 521, no? Ang maganda. So, let's say, gawin natin siyang 8, tapos 521. Ayan. Para talagang consistent tayo din sana natin. So, again, ha? Yung most recent period, mas malaki. 5, ganyan. So, okay? Okay, so now, we will, ano? Pili ko na pala. 12% eh. Okay, so hindi ano, hindi tama. 12% ang error ko. Ang aking forecast ay 163,000. Edit data. Parang hindi talaga po pwede ang 4 eh. Dapat talaga pababa siya eh. So let's say, gawin natin lang siyang 2. Ay, sorry. Bakit tumataas po siya? Okay, so 2 lang siya.
So most recent period is, let's say, ganun lang, 3 and 1. Okay? Actually, kung titingnan mo yung mga function na sinusunod sa mathematics, usually 80-20 yan. 80% yung most recent, 20% yung second most recent. Ganun ang idea niyan. So 80-20. 0.8, 0.2. Yan. Ganun ang idea niya. But anyway, hindi mo naman kailangan sundin yan. And then, so when you solve, okay, 10% pa rin. At mataas pa rin. No? Let's say, sundin nga natin yung 80-20. 8 and 2, di ba? Ganyan yan. 8 and 2. So let's solve. 10%. So hindi pa rin po pwede si weighted moving average. So again, bigo tayo kay weighted moving average. So yun, ganun lang siya. I-try mo na naman sa iba. So exponential smoothing, hindi natin to i-take up, no? Kasi hindi naman siya, ano, usually linear to eh. Exponential smoothing, hindi naman siya with trend. Linear trend line model, dito tayo sa simple linear regression, pareho rin naman. Hindi, hindi yan. Hindi pala, okay? So linear trend model. Tama ba? And then we solve. Ayun, ganun lang siya. Okay, ulitin natin. Ah. Edit data. So, binawa ko lang. Tinignan ko yung linear trend model and then I just solve. Ganun lang, simple lang. So, ang mangyayari dito is magbibigay siya ng forecast for all the, hindi naman all, pero for the future future period. Diba, anim yun. So, you will have a forecast on the 7th, on the 8th, on the 9th month. So, kanina, diba, hanggang, ano yung 6? Hanggang ano number ba ito? Edit date natin. Hindi ko alam eh. Hanggang October siya. So yung 7 dito, November, December, January, February, March, April, May, ganun siya. June. So makikita mo, mahaba yan. No? Hanggang number, I think number 20 ba ito? Yan. Hanggang number 20. So on the 20th month, 364,000 siya. But look at all these numbers, no? Makikita mo dito actually itong pinaka maganda eh, yung linear trend model. So makikita mo siya, ang error niya 3% lang. 'Di ba? So this will now be your linear regression. Kung makikita mo yung sa mathematics, so, 'di ba sa ako kung tinuruan kayo ng SPSS, mas maganda sana mayroon kayo SPSS eh. But kung wala kayo noon, pwede rin nating turo 'yun. Pero kung hindi nyo naman siya kailangan, di ba sa Excel, hindi mo naman ito magagawa yung may ganyan mabilis na period eh. Kaya, ipoprogram mo lang, pero dito talaga isang click ko lang, lalabas na, di ba? So, anong ibig sabihin ng lahat ng ito? Huwag nyo nang pansinin ito mga AMAD, MSE, okay na yan, no? Standard error, pag-compute lang yan eh. Ang importante dito, syempre, yung MAPE pa rin na 3.9%. So, di ba sabi ko, kailangan ng data natin, dapat ang error less than 5%. So, we already have it here. So ang ibig sabihin, kung titingnan mo pala ang magandang trend line or trend forecast ng trend do sa binigay nating data, however yung data natin ay hindi naman talaga totoong data, it's just randomly chosen, the answer to our question is that it is linear trend line model. And ito yung regression line niya, kung mapapansin niyo, kung familiar kayo sa mathematics, ito yung kanyang formula. Sales, which is Y, di ba kanina, Y. Kung familiar kayo dun sa formula ng slope-intercept form nung advanced algebra niyo nung high school. Again, slope-intercept form. Ito yun eh. Y is equal to MX plus B. So, ano yung M? Ito. Ito yung M, yung 13,571. Times x, which is time. So 13,000 times time, in this case, nilalagyan niya ng number, no? Yung una, yung unang month, yung second month, ganun. Kaya yung 20th month, yung 13,000, minumultiply niya ng 20, and then i-add niya yung intercept, which is 93.333, ito lumabas sa kanya, 364,762. So you don't need actually to compute kasi nilagyan ka naman niya ng future forecast dito eh up to the 20th date, no? 20th period. Okay? And then ito pa yung statistics niya, which is maganda, no? Actually, ito ang una tinitingnan niyo din guys eh, itong MAPE, which is 3.979%, mababa sa 5. Okay, right? Ito pa, itong dalawang to ang pinakamaganda. So 95%, ano ibig sabihin ng correlation coefficient?
kung kayo ay nag-statistics na o kayo ay nag-research na, siyempre nandoon yung correlation coefficient, 95% or 0.95 actually. R is equal to 0.95. Ang ibig sabihin ng 0.95, halos linear to, no? Kasi tatandaan ninyo, may mga analysis ang correlation . Ang first analysis dyan is the magnitude of the correlation. The magnitude of the correlation, usually, inahati mo yung correlation line to 5. Okay? Magbukas pa tayo ng Excel para mas maintindihan natin. Sige, magbukas tayo ng Excel. Kaso nandiyan yung MBA ko . Okay, dito tayo. Pati yung BP ng mother ko nandiyan. Okay. Okay, so yan ha. Ano ang mga kailangan natin tandaan sa correlation? Okay, ito yan ha, guys. Correlation. Apat yan. The first is magnitude. Magnitude of correlation. Tandaan natin, ang correlation, nagre-range lang siya between absolute value 0 to 1. 0 to 1. 0 greater than R greater than 1. Pero absolute value, So, paano ba maglagay ng absolute value? Makita eh. Yan ba? Okay, the absolute value is between 0 and 1. Ibig sabihin, pwede siyang negative. Wala naman negative 0, di ba? Pero pwede rin siyang 1. So, ano ibig sabihin nito? Hahatiin mo yan sa 5. Usually, hinahati natin sa 5 yan. So, di ba, yung 0 and 1, hinahati mo yan sa 5. So, di ba, magiging 0 to 0.19, 0.2 to 0.39, 0.4 to 0.59, 0.6 to 0.6 to 0.79. Okay, bababa lang natin. Masyado atang malaki. So, balita lang natin. And then 0.8 to 0.9. 0.8 to 0.99. So, practically 1. Yan. Actually, sa totoo, ito yung relation, correlation kasi is a measure of relationship . Di ba? Tandaan ninyo yan sa statistics, di ba? It's a measure of relationship. And parang relationship naman din ng tao yan . Wala talagang zero, wala rin namang perfect. Sa totoo lang, yung zero ay, actually, wala talaga . Walang zero, kahit maghanap kayo ng any set of numbers, kunin niyo yung relationship, laging hindi lalabas yung zero. Merong sobrang close to zero, sobrang random na nun, pero hindi talaga siya nagiging zero. So ano ang ibig sabihin pag ang magnitude mo is 0 to 0.19? Kasabihin mo doon, very low relationship. O kaya, very, very low correlation. Yung 0.2, low relationship. O very low, or low relationship, or low correlation. Okay, ito naman, moderate, no? Moderate relationship. Okay. Tapos, meron namang high relationship o high correlation. At meron din namang very high relationship. Ano ba ibig sabihin na sinang relationship? Parang, kumbaga, the higher the one, the higher the other, di ba? So, the higher X becomes, the higher Y becomes. So, ngayon ito, very high . Ibig sabihin, as time goes by, tumataas ng tumataas yung kanyang sales. Yung ibig sabihin nun, very high relationship . Although wala tayo, ito yung susunod dyan ha. Ang susunod kasi, di ba, we have the magnitude. Ang second thing na titingnan mo doon is the direction. Ang direction, dalawa lang naman. It's either positive or negative. So, ang ibig sabihin, pag ang direction mo positive, the higher the one, the higher the other. Pag negative naman, the higher the one, then the lower the other. So, yun ang direction. Negative yung isa . So, inverse relationship silang dalawa. Parang, ang example ng direction na positive . Force is in directly proportional, di ba? Directly proportional to mass. Acceleration pala, sorry. Di ba? So, ibig sabihin, positive. R. Okay? Mass is inversely proportional to acceleration. Negative R, di ba? So, ibig sabihin, habang tumalaki ang mass, habang tumalaki yung object, mahirap na siya mag-accelerate.
Oh, yan. Kaya dapat magpapayat tayo. Okay, number three. Yun yung direction. No? Number three, we have the significance. Significance. Yung significance, yun yung p-value. However, wala tayo dito. Nakukuha ito sa, may table to, o kaya naman, nakukuha din ito naman sa Excel. Kaya rin naman palabasin sa Excel yan, no? Yun. Ay, hindi pala po pwede sa Excel. Ay, oh, pwede. Ay, hindi. Sorry. Sa SPSS. Sa SPSS lang ito po pwede. Sa Excel kasi ang ilalabas lang sa'yo, R. Okay? Ayun, sorry. Sa SPSS mo lang makukuha, no? Kaya sa table. No? Meron kang table yan, eh. Table of R's. Okay? Pero, usually naman, pag malaki yung R, usually naman, yung P magiging significant. Yun yung significant. Eh. Diyan mo makikita, dito mo malalaman kung highly significant, 'di ba? O kaya significant, 'di ba? Yun yun eh, yung mga alpha mo, 'di ba? Alpha lesser than, 'di ba? Alpha lesser than 0.01, 'di ba? Pag significant naman, 'di ba? Alpha lesser than 0.05. Ganyan yun. Yun yung p-value, ha. Again, hindi natin mapapakita dito yon kasi nga wala naman tayong SPSS. Actually, meron dito pero magbubukas pa tayo. Eh, kukulangin tayo ng anong oras. Okay? Ano pa? Sige, last na lang. Okay. Ang last na dito, syempre, the last one will be yung determination. Yung coefficient of determination, ito yung the percent of variance of the dependent variable being explained. Hindi lang. By the independent variable. Yan. So, ibig sabihin, ilang percent ng yung variance, ilang percent ng variance ng dependent variable ang ini-explain ng variance na pato eh, by the variance of the independent variable. Okay? By the variance of the independent variable. So, variance sa variance yan eh. So, ibig sabihin, ilang percent, well, in a way, parang, may pagkakaiba-iba yung mga data ng dependent var independent variable. Ilang percent ng dependent variable ang na-explain ng independent variable? Dependent variable. Ito naman, the coefficient of determination, usually nakukuha mo lang 'yan by R square. 'Yon. Makuha mo lang yung R, 'di ba? Meron dito tayong R, so umpisa-umpisa 'yan yung R, 'di ba? Yung magnitude, that's the R. If your R is 0.19, you will just square it. If R is equal to 0.19, right? Ano ang R squared? Diba? Ang R squared will be, syempre, 0.19 squared. Diba? Or 0.19 times 0.19. O, ganun lang yun. Or, ano ibig sabihin? Ano bang value nun? 0.19 times 0.19. Syempre, mababa to. Diba? Ay, ayun. 0.361. Diba? Ano yung sabihin ng 0.361? 3.61% lang. O, yan. Yan ang percent doon. Pero, balik tayo sa POM kanina, no? Kalimutan nyo na siguro na POM ang topic natin. O, diba? Ano ang kanyang coefficient of determination? The R square is 0.903 kasi you are squaring the 0.95. Yung 0.95 napakataas. So, when you square that, 90% ng random variable. 90% ng variance ng dependent variable is being explained by the independent variable. Or simply put, by this regression line. Kaya kung kayo gagawa ng research, sana meron kayong ganito. No? Kasi usually sa financial management, ang gusto mo dyan mag-predict. Eh. Magkaroon ka ng prediction equation. So this is actually a prediction equation. You are trying to predict the future period, from the current data. Ito nga lang, iisa lang yung variable. Ngayon, merong ginagawa sa SPSS na ang nangyayari ay gumagamit ka ng multiple variables. Ang tawag naman doon ay multiple regression. Anyway, hindi yun yung topic natin ngayon, saka hindi naman to research. So, this is,
you know, so sa ibang topic yun maganap. So I think magandang pag-alala nyo rin. So having said that, yun actually, yun yung ating ano ngayon, no? Yun yung ating lesson ngayon. So linear trend, kasi iba dito ano na to eh. Yun na rin naman, no? Simple linear regression, least squares, yun na rin naman to. Seasonal method, iba naman to, no? Gumagawa ka ng seasonal index dito, no? Ang nangyayari dyan ay sa buong kulang ang data natin, no? Anim lang kasi. So ang seasonal index is nagko-compute ka ng mga seasons, no? Saan bababa, ano ang magiging factor niyan, kung every 3 years ba ang ano mo ang magiging season mo. So makikita mo diyan, or so, usually yan yung ano eh, yung every month na data, malalaman mo yung sales mo. So para malalaman mo ngayon yung factor ng bawat month. Halimbawa, tuwing August pala bumababa, 'di ba? Kasi ghost month. Tapos September tumataas ng konti. So mapipredict mo yan. Ang tawag doon ay seasonal method. Minsan naman multiple season yan, multiple season to, marami, no? Ayun, but that is not napakaano na yun eh, advanced na siya masyado, but saka it will take time if we will do that. So ang gagawin lang natin, yun lang, simple lang, ang tinakeup natin, naive moving average, weighted moving average, and then the linear trend model, line model. So again, ang makikita mo dito is that usually you have the tool, right? Hindi mo naman kailangan talaga mag-compute eh. Ibibigay na sa iyo yung number. Kailangan lang tama yung pagka-input mo. And then tama yung pagka-input mo, eh yun na yun, lalabas ka na ngayon, no? Lalabas na yung tama mong yung answer mo. Ang ibibigay lang sa iyo diyan yung error na pinaka magiging data mistake mo, no? If you choose that yung if you choose that forecasting technique, yun, diba? So yun lang naman yun. Pag natutunan nyo na kasi yan, at least ito maganda rito, at least hindi ka lang nagbibigay ng forecast, di ba? So darating ang point sa future, magbibigay ka, anong forecast dito, right? Di ba? Anong forecast? Sabihin mo, sabi po ng mga economist ay 3.5%. O, di ba? Ang babaw, sabi ni Nino, ako, anong ginawa mo? Nag-ano po ako, gumamit po ako ng moving average. Ba't yun ang ginamit mo? Di ba? Walang meaning eh. Samantalang, tinry ko po yung apat na technique, naive, moving average, weighted moving average, nag-experiment po ako sa number, napakadaming data, tinignan ko po yung linear trend model. Ang pinakamaganda pa rin po ay yung weighted moving average na ang moving average natin ay 6. O, something like that, di ba? So ngayon, mas nakakabilib yung pakinggan kasi meron kang basihan. And then sasabihin mo, ang pinaka-error lang po nun ay 2.2%. Diba? So makikita mo na, talaga, ang galing mo. Saan mo nakukuha yan? Ayan, meron, saan mo ngayon ilalabas yung OMQM mo. Ayun lang naman siya. So, at least may basihan ka. Ang minimeasure mo dito, actually, ang importante dito yung forecast eh. Ang importante dito yung error. Okay. So, yun lang naman po. Maraming salamat. Sana na record ng maayos to. Kasi, yun, i-send natin bukas to. Maraming salamat. And I hope you learn something from this. So, the assignment here will be magbibigay tayo ng mga data, no? And then you will do a forecast on those data. So, that will be submitted, you know, the next class day. Doon na natin lalagay. So, kahit hindi na tayo, that will be your output for that day. As usual. Alright, thank you very much. Goodbye.